my knees, for there I find you waiting, and there I find relief. So with all my heart I worship, and until I sing, for you all glory, for you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you and we worship you this day. That guards my heart, my help in times of need. You are the hope that leads me on and bring me to my knees, for there I find you waiting, and there find relief. So with all my heart I worship, and until I sing, for you alone deserves all glory, for you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. For you alone deserves all glory. For you alone deserves all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you and we worship you this day. Father, we love you. Praise the Lord, a blessed Monday po sa inyong lahat at muli pong sumasa inyo ang programang Prayer Power, He Answers. At ako po ang inyong kaibigan at kapatid, Pastor Rex Garcia, na inyo pong makakasama sa umagang ito. At tayo nagpapasalamat kay Brother Yuri Gagarin na naghandog sa atin ng awiting For You Alone. At ito ay nagpapahayag ng kabutihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ang ating kapayapaan na maaari nating malapitan sa anumang pagkakataon at anumang sandali sa ating mga pangangailangan. Ang kabutihan ng Diyos ay isang bukas na pagkakataon ngayon sa ating mga buhay upang muli nating maranasan ang kanyang mga pagpapala at ang kanyang kapangyarihan. So God be the glory. Ang programa pong ito ay inyo pong masusubaybayan araw-araw, tuwing umaga po, alas 5 ng umaga, at tuwing gabi naman po ay alas 6 po ng gabi. Purihin ang ating Panginoon. At sa mga sandaling ito, ay atin pong ikinagagalak na muli pong makasama ang mga pastor at manggagawa ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Watch. Welcome po sa Prayer Power, Pastor Eduardo Chazon. Isang magandang umaga, Pastor Rex, sa ating tamang Peter Charlie Lupata at sa ating samahan. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Muling ating kakatagpuin ang Panginoon sa umagang ito sa pamamagitan ng panalangin.
Binabati ko na rin dyan sa mga taga-Germany. Pastor Rex, ano ngayon eh, alas 10 ng gabi sa kanila ngayon. Oh. At sila'y nanonood ng Prayer Power. Praise the Lord. Purihin ng Panginoon. Kaya sumunod po, subaybayan niyo po ang aming programang ito. Praise the Lord. Panginoon. At kasama po natin ang ating minamahal na Presbyter Charlie Bagbata. Good morning po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating program tuwing umaga sa Prayer Power. Amen. Dahil ito po ay nagbibigay sa atin ng daan upang ang ating mga kahilingan ay mailapit sa ating Panginoon at magkaroon tayo ng katiyakan sa ating mga kahilingan. Praise magandang God. Magandang umaga rin po sa iyo, Pastor Leia Ramos. Isang mapagpalang umaga, Pastor Rex. At sa inyo pong lahat na ngayon ay nanonood ng programang Prayer Power, He Answers. Praise God. Tayo po ay nagpapasalamat sapagkat muli ngayong Lunes ay mapapasimulan natin ang ating umaga sa ating mga pananalangin sa ating Panginoon. Praise the Lord. At magandang umaga rin kay Pastor Nene Casas. Good morning sa iyo, praise Pastor God. Rex. Sa amin po mga listeners and televiewers, good morning po sa inyong lahat. At muli, wina-welcome po namin kayo sa programang ito, Prayer Power, He Answers. Praise the Lord. At sa mga sandaling ito, mga kaibigan, ay bukas po ang mga linya ng ating komunikasyon. Maaari po kayong magpadala ng inyo pong mga prayer requests sa atin pong mga cellphone hotlines na ngayon ay naka-flash sa atin pong television screen. At sa mga sumusubaybay po naman po sa ating official Facebook page sa Live TV Asia, ay bukas po ang ating comment box para sa inyo pong mga prayer requests. Nariyan po at nakantabay ang atin pong mga telephone counselors. Handa po kayong paglingkuran sa biyaya at kagalakan na nagmumula sa ating Panginoon. Praise the Lord. At para po sa ating verse of the day, ito po ay ating mababasa sa 1 Chronicles chapter 16 verse 11. Look to the Lord and His strength. Seek His face always. Hanapin ninyo ang Panginoon at ang Kanyang kalakasan. Hanapin ninyo ang Kanyang mukha na palagi. Purihin ang Panginoon. Yan po ang ating verse of the day. Nawa ay maging pagpapala po natin sa araw na ito ang mga salita ng Panginoon at muling magbigay ng inspirasyon sa atin at kalakasan, kapanatagan sa ating mga buhay na maalala natin at lagi nating matandaan na mayroong Diyos na sa atin ay nagmamalasakit. Purihin ang Panginoon. At sa mga pagkakatong itong mga kaibigan, tanggapin po natin ang pagbubulay ng salita ng Panginoon. Ipaglilingkod po sa atin ang ating minamahal na Presbyter Charlie Magbata. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon at muli sa araw na ito, ang lahat ng bagay na ating gagawin ay mabuting ipagkatiwala natin sa Diyos at ang Kanyang mga salita ay patuloy nating babasahin, pag-aaralan at ito ay magdadala sa atin sa matagumpay na paglilingkod sa ating Panginoon. Ang mga katotohanan ng ating bubulayin sa umagang ito ay masusumpungan natin sa aklat ng Kolosas sa chapter 3 verse 2. Ganito po ang sinasabi sa atin ng banal na kasulatan. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Purihin po ang ating Panginoon, tayo ay sumandaling manalangin. Panginoon, gabayan mo po kami gaya ng aming pagtitiwala mula pa noon at hanggang ngayon. Umaasa kami sa iyong tulong at sa iyong habag. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang sabi sa ating teksto, ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Pag ang ating pong pag-iisip ay lagi lang nating ilalagak sa mga bagay na nauukol sa buhay na ito, mga kapatid, ay magiging puno tayo ng mga alalahanin. Dahil araw-araw naman, hindi nalilingid sa atin, kahit magbasa ka ng dyaryo, makinig ka ng balita, lagi nating masusumpungan ang mga bagay na nagpapalungkot sa tao, yung mga kabiguan ng tao. Mangyari kasi, one way lang ang kanilang pag-iisip sa mga bagay lang na nauukol sa lupa. Samantalang kung lalawakan ng tao ang kaniyang pag-iisip, mayroong Diyos sa langit na nakatingin
at nagmamalasakit sa tao. So, ang turo sa atin, ang salita ng Diyos, sa halip na ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nasa lupa, eh ilagak din natin ang ating pag-iisip sa mga bagay na nauukol sa langit. Halimbawa, kung panlupa lang ang ating pag-iisip, ganito ang mangyayari sa atin. Sa unang Juan, kabanatang 2, mula sa talatang 15 at mga sumusunod na talata, huwag ninyong ibigin ang sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sinuman ay umibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanglibutan, ang masasamang pita ng laman, ang mga masasamang pita ng mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama kundi sa sanglibutan. At ang sanglibutan ay lumilipas at ang mga masamang pita niyaon datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Kaya kita natin yung mga tao na ang iniisip lang ay ang mga bagay ng sanglibutan. Saan sila dinala? Napahamak sila. Inibig nila ang sanglibutan, inibig ang salapi, inibig ang katanyagan. Oo, sikat ka nga, kilala ka nga, pero ano ang kinahantungan ng kanilang buhay? Ng mag-asawa, naging masalimuot, sikat yung naasawa, sikat din yung pinakasalan. Pareho eh. Pero nakasapat ba yung kasikatan nila? Nakasapat ba yung salapi nila? Nakasapat ba yung karangalang tinamo nila? Nabigyan pa sila ng award? Pero pagkatapos nun, ano ang nangyari? Naging magulo ang kanilang buhay. Yung iba, naging addict. Yung iba, nabilanggo. Nasadlak sila sa mga bagay na masama. Bakit? Kasi ang iniisip lang nila ay ang mga bagay na sa lupa. Samantala, mga iniibig, kung tayo ay mayroong problema, meron tayong worry sa buhay, siguro ang pinakamaganda nating gawin, stop muna sa worry. Tumigil ka muna sa pag-aalala, sa halip, mag-ukol ka ng panalangin sa Diyos. At ito ang ating ginagawa. Pansamantala, anumang kaabalahan mayroon tayo, may time tayo na manalangin. Pansamantala, huminto ka muna sa pag-aalala mo kung ano ang babayaran mong mga bills. Kung ano ang problema mo na kinakaharap. Andyan na yan. Kailangan lang nating huminto muna. Kung baga sa sasakyan, eh yung takbo ng sasakyan hindi maganda. Ang gawin mo, medyo ano muna, hinay-hinay muna, pakiramdaman mo. Ganun ang ating gagawin. Hihinto ka muna para bigyang daan ang panalangin. At pag yan ay ginawa mo, mga minamahal, ginawa natin, ang Diyos sa langit nakikinig ng ating mga panalangin. Hinahanap ng Diyos yung ating mga panalangin. Bakit Diyos siya eh? Kaya niyang ibigay sa atin yung gusto ng Panginoon na ibigay sa atin. Ang nagiging problema lang, tayo ay malayo sa Panginoon at dinadaan natin minsan sa ating galing, sa ating lakas. Ayan sabi ng banal na kasulatan, not by might nor by power, but by my spirit, saith the Lord. Di po ba? So, sa halip na mag-worry tayo, hinto ka muna sa pag-aalala, hinto ka muna sa kabalisahan, isipin mo ang mga bagay na nasa itaas. Andun ang Diyos sa langit at ang sabi, kung tayo ay tatawag, mananalangin at lalapit sa Kanya, ang Diyos ay lalapit sa atin. Kaya bigyang daan natin sa umagang ito ang prayer. Huminto muna tayo sa ating mga kabalisahan. Ilagak natin ang ating puso, ang ating isip sa mga bagay na nasa itaas. Andiyan ang Diyos nakatunghay sa atin at handa tayong damayan sa ating mga kabalisahan. Sa ganung paraan, mga minamahal, ang buong araw mo ay magiging masigla at magkakaroon ka ng kapayapaan dahil alam mong sinasamahan ka ng Panginoon. Pero sino ang unang lalapit? Siyempre tayo. Hindi naman po pwedeng ang Diyos ang
lalapit sa atin. Tayo ang lalapit sa Panginoon. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating maikling pagbubulay na ito sa salita ng Panginoon. God bless po. Praise the Lord. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Presbyter Charlie, sa inyo pong paglilingkod ng mga salita ng ating Panginoon. At sa ating pong mga kaibigan, nawa po ay naging maliwanag at pagpapala sa atin ng salita ng Panginoon na sa umagang ito ay napakaganda ang biyaya ng Panginoon sa bawat sa atin. Pwedeng-pwede tayong lumapit sa Panginoon at ating ilagak sa Kanya ang lahat ng ating pong mga kabalisahan. Purihin ang Panginoon. Kami po dito sa Prayer Power ay inyo pong mga kaibigan at nais po naming samahan kayo sa anuman pong kalagayan at pagkakataon kayo na inyong nararanasan sa mga sandali pong ito. Maaari po kayong magpadala ng inyo pong mga prayer requests dito po sa ating programa, sa ating pong mga cellphone hotlines na naka-flash sa ating pong mga television screen at sa ating pong Facebook page ay bukas po ang ating comment section para tanggapin ang inyo pong mga prayer requests. Ganun din po, kung inyo pong naranasan ang pagpapala ng Panginoon, ang katugunan, ang pagpapagaling at ang katugunan at solusyon sa ating mga suliranin sa pamamagitan ng ating mga panalangin sa Panginoon, inyo pong isend sa amin at yan po ay ating i-share sa ating pong mga kababayan at mga taga-subaybay para sila din na maaaring may kaparehas nating pinagdaraanan ay magkaroon ng pag-asa at magkaroon ng inspirasyon na patuloy na lumapit at magtiwala sa atin pong Panginoon. Purihin ang Panginoon. At sa umaga pong ito, tayo po ay darako na sa ating mga pananalangin, sa inyong mga tahanan na kinaroroonan ngayon, o sa anumang dako yung naroon ngayon at kayo'y sumusubaybay dito sa ating programa na Prayer Power He Answers, maaari po kayong makaisa at sumabay sa atin pong mga pananalangin. May mga kasama po tayong prayer warriors sa likod ng programa pong ito. Kayo man po sa inyong pong mga tahanan ay maaari ring maging prayer warrior. Makiisa po kayo at sumabay sa ating panalangin at maranasan po natin ang biyaya at kapangyarihan ng ating Panginoon. Tayo po ay darako na sa ating mga panalangin. Narito po ang ating minamahal na Pastor Nene Casas upang manguna sa ating mga prayer requests. Praise the Lord. Tayo po ngayon ay mananalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Ama namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Sa umagang ito, narito po ang iyong mga anak. Kami po ay nagsusumamo at lumalapit sa iyo. Amin din pong dinadala sa iyo ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sapagkat ikaw ay Diyos na tapat at mabuti sa amin. Sinabi mo, O Diyos, na hanapin namin ang iyong mukha. Hahanapin namin ang iyong kalakasan sa tuwina. Sa mga pagkakataong ito ay amin pong sama-samang idinudulog sa iyo ang kahilingan po ni Irisha Mahinay. Kagalingan po para sa kanyang mga anak na sina Dylan at Margel na ngayon ay may mga lagnat. Ama namin Diyos, sipuin mo po ang mga batang ito, si Dylan at si Margel. Pagalingin mo po at ibsan mo ang kanilang mga lagnat. Hallelujah, hallelujah. Ganon din po ay aming idinudulog sa iyo si Vic from USA. Ngayon ay nasa ICU. Siya po ay nag-positive sa COVID-19. O Ama naming Diyos, magdalang habag ka po kay Vic. Alalahanin mo po siya ngayon. Nakikita mo po ang kanyang kalagayan. Ama Diyos, pagalingin mo po siya. Itawid mo siya sa karamdamang ito na kanyang nagtinamo. Itawid mo po siya. Hipuin mo po ang bawat himay-may ng kanyang pangangatawan. Palakasin mo ang kanyang immune system. Hallelujah! Hallelujah! Ganun din po ay aming inaalala si Rachel Jerna de Vera na mawala na ang kanyang pagiging acidic. Tulungan mo po si Rachel. Maingatan po ang kanyang pangangatawan. Maging sa mga pagkain, O Diyos, na kanyang kinakain. Tulungan mo po na igawad mo po sa kanya yung pag-iingat at ang iyong pagpapagaling. Hallelujah, hallelujah. Nawa po ay mawala na ang kanyang pagiging asidi. Hallelujah. Salamat po, Ama. Idinudulog po namin sa iyo ang mga kahilingang ito. At kami po'y sumasampalatayang lubos na ikaw ang Diyos na nakatunghay sa amin sa mga pagkakataong ito. Salamat po.
Hallelujah, hallelujah. Patuloy kaming lumalapit sa iyong luklukan, dakilang Diyos, sapagkat ikaw lamang ang aming nilalapitan sa ganitong mga pagkakataon. Aming pong ipinamamagitan muli ang mga may humihiling sa programang ito tulad ni Doria Diaz Aquino para sa examination for IELTS, nawa ay makapasa siya. Dalangin namin, alisin mo o Diyos ang pagka-mental block niya habang siya'y nagsusulit sa examination na ito. Ang pagkalito sa bawat mga katanungan sa exam. Kahabagan mo siya at ingatan mo at bigyan mo siya ng makalangit na karunungan na ikaw ipatunay mo sa kanya na kung kami lalapit sa iyo, hindi mo kami papahiya. Salamat po. Ganun din kay Norms Batag Armendez. Ang spoken prayer request, tulungan mo o Diyos kung ano man ang kanyang panalangin at kahilingan di mabanggit. Ikaw at siya lamang ang nakakalam nito. Ngunit ikaw ang aming pinananaligan, ikaw ang aming tinatawagan, ikaw o Diyos ang siyang bibigay ng katugunan at ang mayamang pag-iingat at kalakasan ng pangatawan ng kanyang mga anak at nanay, palakasin lagi ang kanilang immune system. Tulungan mo na maging daan ang mga kinakain nilang pagkain o Diyos para lumakas ang kanilang pangatawang panlupa. Palakasin mo din ang kanyang mga anak na ilayo mo sa anumang kapahamakan, sa anumang disgrasya, sa anumang sakit. Ganun din, iwas mo sila sa magiging dulot ng panghihina ng kanilang resistensya para lumakas ang kanilang immune system. Nilalapit din namin si Ermelinda Toledo para sa kanyang kapatid na si Elorde na naway bumaba ng kanyang high blood at maging normal ang ultrasound. Maraming nagiging daan o Diyos para ma-high blood. Ngunit dahilan sa mga panalangin ito, ito ang suhay upang sa ganon ay mawala ang kanyang high blood, bumaba. Maging normal ang pagdaloy ng dugo o Diyos na huwag maging dahilan para ma-stroke ang aming kaibigan si Ermelinda Toledo sa Elorde. Igawad mo sa kanila ang kagalingan, makita nila o Diyos at madama ang kahalagahan ng panalangin. Nakilala mo rin ang kanilang mga puso, higit na ikaw ang nakakalam at nilalaman ang kanilang kalooban. Alam din po namin na higit na ikaw ang siyang tutugon sa mga panalangin ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy din naming inilalapit sa iyo, Panginoon, sa umagang ito ang kahilingan ng aming kaibigan na Nancy Palo na ngayon ay naoperahan sa kidney at ng aming kaibigan na Per Marceliana na naoperahan sa dibdib. O Diyos, ang kanilang kahilingan na pagkakaroon ng mabilis na paghilom at kagalingan ay ikaw ang siyang patuloy na tumulong sa kanila. Iyong ipanumbalik, O Diyos, ang kalakasan ng kanilang lupang pangangatawan at tulungan mo na patuloy silang hipuin at patuloy na pagalingin sapagkat ang iyong pangako, Panginoon, sa bawat nagtitiwala sa iyo, ikaw ang sa kanila ay tutugon. Gayun din ang kahilingan na di mabanggit ng aming mga kaibigan, si Mario Talana, Nestor Talana, Janet Talana, Maricel Talana at Paulo Castro. Panginoon, anuman ang kanilang kahilingan, ikaw ang Diyos ang nakatatalos ng mga bagay na ito. Ang aming dalangin, Panginoon, ang iyong katugunan ayon sa iyong kalooban ay iyong ipagkaloob sa kanila. At kung magkagayon, Panginoon, sila'y sumampalataya sa iyong pangalan, sila'y patuloy na magtiwala at tumanggap din naman ng kaligtasang buhat sa iyo. At kung magkagayon, ang pagpapala ay kanilang tanggapin sa kanilang katugunan, sa kanilang mga panalangin at kahilingan. Salamat po, dakilang Diyos. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, isa sa mga may kahilingan ay si Payden, kagalingan sa kanyang sipon at pangangati ng kanyang katawan.
kanyan ay sanhi ng allergy. Bigyan mo po ng kagalingan ang kanyang pangangatawan at ganun din ang kanyang sipon na nararamdaman marahil sa pabago-bagong klima ng panahon ay makaangkop ang kanyang katawan. Gawin mo pong malakas ang kanyang resistensya at tanggapin niya ang lubos na kagalingan. Gayun din po ang kahilingan ni Ning Garcia para sa kanyang anak na si Maria Irene Garcia Kennedy na ngayon ay nasa ospital. Sa November pa siya manganganak. Medyo elevated ang kanyang puso. Gawing normal nawa ang kanyang nararamdaman. Panginoon, alam po namin na kailangan ni Ning Garcia at para sa kanyang anak na nagdadalang tao at naka-schedule na manganak ngayong November. Hinihiling po namin na bigyan mo siya ng kapayapaan. Bigyan mo siya ng kalakasan ng pangangatawan. Tanggapin niya ang iyong tulong dahil alam po namin na sa ganitong sitwasyon, ikaw lamang ang pwedeng magbigay ng katiyakan para ang kanyang nararamdaman sa katawan ay maalis man ang mga problema o bumabagabag sa kanyang isip. Bigyan mo siya ng normal na panganganak. Hallelujah! Gayun din, Panginoon, ang kahilingan ni Sister Linda Gallardo Sabangan para sa kanyang condo unit nawa na sa araw na ito ay maging positibo ang pagtugon sa kanyang tenant. Panginoon, hinihiling po namin na tulungan mo ang aming minamahal na kapatid na matanggap niya ang kanyang hinihiling na ito at maalis ang anumang sagabal, anumang hadlang, anumang balakid. Bigyan mo ng tagumpay ang kanyang hinihiling na sa araw na ito ay makamit na niya. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, nagpapatuloy po tayo dito sa programang Prayer Power, He Answers. At nais po nating batiin at pasalamatan ng lahat po ng ating mga televiewers. Ngayon ay nanonood sa atin sa Sky Cable Channel 44 at sa Live TV on Beam. Ganun din po sa mga nanonood sa atin, hindi lamang sa ating official Facebook page sa Live TV Asia, kundi sa ating ding official YouTube channel. Sa Live TV Asia Official, magandang araw po at maraming salamat sa inyo pong pagsama po sa amin at nawa sa inyo pong mga kinaroroonan ay patuloy na dumadaloy ngayon ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Isang mapagpalang umaga po kay Nemia Escobio, kay Nelson Sipagan, Juliet Zonio, kay Cathy Hover, at kay Judy Vera Cruz, Vivian Arquillos, kay Sister Elma Josef, maging kay Natalie K. Malaki, kay Merby Gaming, kay Edwin Rimorin, kay Lucia Sale, Margarita Barba, maging kay Odette Biong Payapag, kay Sunny Gonzaga, Yoli Cruz, Cathy Hover, Anita Naranjo. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagtangkilik dito sa programang Prayer Power, He Answers. At patuloy po namin kayong hinihikayat sa ating pong mga kaibigan na maaaring kabubukas lamang po ng kanila pong mga telebisyon o kaya kakatune in lamang po ninyo dito sa ating programa, sa ating Facebook page o kaya YouTube channel. Maaari po kayong mag-send ng mga prayer request dito sa ating programa at kagalakan po namin na kayo'y mapaglingkuran sa pamamagitan po ng ating pong pamamagitan at pananalangin sa Panginoon sa inyo pong mga kahilingan. At tayo naniniwala na sa prayer power, sa ating pananalangin, ang Diyos ay sumasagot sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy sa ating pananalangin. Narito pong muli ang ating minamahal na Pastor Nene Casas upang tayo ay samahan sa panalangin. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Sa amin pong patuloy na paglapit sa iyo, Ama namin Diyos, ay aming inilalapit si Julita Donaire na ngayon ay nasa hospital. Siya po ay may cancer.
sa mga pagkakataong ito, ipagkaloob mo ang total healing sa Kanya. Magalingin mo po siya, O Diyos. Ikaw ay Diyos ng mga himala. Walang imposible sa sumasampalataya sa iyo. Kaya't alalahanin mo po si Julita Donaire. Igawad mo po sa kanya ang kagalingan. Hallelujah. Ganon din po si Adelaida de los Santos. Ang kanya pong kahilingan ay fast recovery para sa kanyang anak na si Madigan Aiko. Nakatatapos lamang po ng operation. Alalahanin mo po si Madigan Aiko. Mabilis mong paghilumin ang sugat. Sanhi ng kanyang operasyon. Pagalingin mo po siyang mabilis, O Diyos. Palakasin mo po ang kanyang pangangatawan. Ang kanyang resistensya, patuloy mong palakasin. Hallelujah, hallelujah. Ganon din po ang kahilingan ni Baby Lynn Palma Kabuwag ng Lucena City. Ang kagalingan para kay Aisa, siya po ay mayroong ubo. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo. Alalahanin mo si Aisa, pagalingin mo po sa kanyang ubo. Ganon din po sa texter na my last 4-digit number 3930. Ang kanya pong kahilingan ay pag-iingat at kapayapaan sa Bernardo family. Ama naming Diyos, alalahanin mo po ang Bernardo family. Tunghayan mo po ang kanilang paglilingkod at pananampalataya sa iyo. Patuloy mong pagpalain ang kanilang sambahayan at sila po'y lalo pang makapagtapat sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah! Sa iyo po namin, maingat ay pinagkakatiwala ang mga prayer request na ito. At kami po ay umaasa sa iyong tugon, Ama naming Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Tumudulog sa iyong luklukan at dumadaing sa pamamagitan ng aming paglapit na ito, kay Rachel Olea Maglolok, para kina Joseph at Presi na naka-quarantine, na nawa ay mawala na ang lagnat at maging negatibo ang lahat ng mga test. Dakilan Diyos na patunayan mo na sa amin, maraming aming nilalapit sa iyo na may katugunan sa bawat lumalapit ng kanilang kahilingan ay maging negatibo sa kanilang mga test. Tulungan mo ang mga kaibigan namin si Joseph at Presi na sa aming paglapit na ito, sila'y magkaroon ng pananalig at pananampalataya. Kahabagan mo sila, ikaw o Diyos ang siyang magpagaling sa kanilang pagkwa-quarantine. Kung ilang araw man ito o Diyos, makilala ka nila sa pamamagitan ng paglapit sa iyo. Maraming salamat, ganun din ang kapatid at kaibigang Veranda Carmen Kagalingan para sa kanyang anak na nilalagnat. Kasangkapanin mo, O Diyos, ang aming pagdulog na ito. Sawayin mo ang lagnat sa batang ito, O Diyos. Sawayin mo rin ang mga bagay na maaaring ikahina ng kanyang pangatawang panlupa. Kasangkapanin mo ang mga medisinang kanyang tinetik. Ibalik mo yung kanyang kasiglahan sa kanyang katawan na ikaw ang laging humipo sa kanya. Kay Raymond Laksamana, kagalingan sa kanyang karamdaman. Kung ano mang karamdaman ang nasa kanya ngayon, walang karapatang mamuhay sa iyong mga nilikha. Ito ay isa lamang dayo sa aming katawan na maaring ipakita sa amin kung aming ilalapit ang karamdamang ito, ikaw ang siyang tutugon at magpapagaling. Bigyan mo sila, O Diyos, ng kalakasan upang makabangon sa banig ng karamdaman. Gawaran mo sila ng iyong mapagpalang kapangyarihan, pagpalang kamay, upang malampasan nila ang lahat ng mga bagay na ito. Salamat po, tinanggap na namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Patuloy din naming inilalapit sa iyo ngayon, Panginoon, ang aming kaibigan na si Laarmi Landig, para sa kanyang tatay na si Arthur, nawa ay maging negatibo ang kanyang swab test. Panginoon, tulungan mo na ang kapanatagan sa kanilang mga puso ay yung patuloy na ipagkaloob. Sapagkat ikaw ay nangako na ang pag-iingat ay patuloy na iyong ipagkakaloob. Kung kaya't kami ay nananampalataya sa umagang ito na ang kahilingan ng aming kapatid na Laarmi na maging negatibo sa swab test ang kanyang tatay ay iyon ang ipinagkaloob sa kanya.
sapagkat ikaw ay Diyos na nangako sa bawat isa sa amin. Gayun din ang aming kaibigan at kapatid na Lani Combaliser para sa kanyang anak na sina Mel Carl at Michelle Ann. Nagabayan sila ng ating nagabayan mo sila sa kanilang pag-aaral. Panginoon, ikaw ay Diyos na nagbibigay ng karunungan at ng kaalaman. Kung kaya't ikaw ang siyang patuloy na tumulong sa mga batang ito sa kanilang mga anak, na patuloy mo silang gabayan sa kanilang pag-aaral. Patuloy mo silang parunungin, O Diyos, at bigyan ng kaalaman na nagmumula sa iyo. At kung magkagayon, ay maluwalhati ang iyong banal na pangalan sa kanila. Gayun din ang kanyang anak na si Catherine na nasa Dubai. Ikaw rin ang siyang patuloy na gumabay sa kanya. Sa kanyang paghahanap buhay, samahan mo siya at siya'y maging pagpapala, Panginoon, sa kanyang amo at sa kanyang mga kasamahan. At kung magkagayon, Panginoon, ay maluwalhati ka rin naman sa kanyang buhay paglilingkod sa iyo. Gayun din ang mga kahilingan na di mabanggit ng aming mga kaibigan na Anier Suarez, Ami Gabinete, Manilin Bayan, Josie Sebastian, Flor de Luna, Mapalo, Madriaga, ang aming kaibigan na Lily Rosales at Daisy Apostol. Panginoon, muli ay aming inilalapit ang aming mga kaibigan na ito na sa kanilang mga kahilingan na hindi mabanggit, ikaw ang siyang patuloy na tumulong sa kanila. Na sa mga kahilingan na ito, ikaw ang siyang Diyos na patuloy na tumugon ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong nasa. At ang iyong tulong, Panginoon, ay kanilang patuloy na maging karanasan sa araw-araw at sila'y patuloy na magtiwala sa magagawa mo sa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Glory to God. Hallelujah. Kung inilalapit sa iyo, Ama, ang kahilingan ni Anita Antonio para kay Socorro na pagalingin nawa siya sa karamdaman, maging normal ang kanyang blood pressure. Panginoon, araw-araw, dahil sa napakaraming mga stress na nararanasan ng tao, sa halip na sila ay kumalma, ay nagkakaroon sila ng mga pag-aalala. At ito ay nagtumutulak para ang kanilang dugo ay tumaas ang pressure. Gayunpaman, ikaw ay maaring magkaloob sa amin ng kaginhawahan ng aming pangangatawan. Kaya isauli mo po at ibalik mo sa normal ang kanyang blood pressure. Magnormal ito nang sa gayon guminhawa ang kanyang pakiramdam. Tulungan niya ang kanyang sarili na maiwasan ang anumang mga bagay na maaaring mag-contribute pa sa hindi ikabubuti ng kanyang kalusugan. Laging magtiwala sa iyo. Amin ding idinadalangin ang kahilingan ni Cuerdo Celtar, patuloy na magamit ang kanilang sambahayan sa pagdadaos ng gawain sa kanilang lugar, at naway maging umpisa ito upang maliwanagan at maligtas ang kanilang mga kaibigan. Panginoon, mahalaga po ang kanilang papel na ginagampanan dahil ipinapagamit nila ang kanilang tahanan na doon ay idaos ang isang banal na gawain. At ito'y nakalulugod sa iyo. Ngunit hindi lamang gayon, O Diyos, kundi maliwanagan din ang kanilang mga kaibigan. Mabahaginan ng iyong mga salita upang sila ay maligtas. Bigyan mo po ng katuparan, kaganapan ang kanyang kahilingan ito na ang mga kaibigan niya ay magtamo din naman ng kaligtasan. Gayun din sa texter na ang last number ay 6012, prayer sa kanilang nanay na si Rosita Cabual, pangalawang mild stroke na niya. Lord, aming inilalapit sa iyo ang kahilingan para kay Rosita Cabual dahil ikalawang mild stroke na niya ito. Tulungan mo po kung mayroon pang mga paraan para
makasumpong siya ng pag-iwas na ang sakit na ito ay hindi na muling sumapit pa sa kanya. Bigyan mo po siya ng mga paalaala. Kami na rin po ang gumawa ng paraan sa aming sarili na ingatan ang aming katawan at humingi ng tulong sa iyo araw-araw na sa aming paglapit ang aming kalusugan ay iyo pong aasikasuhin. Aayusin mo ang aming kalusugan. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. The Lord, purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Patuloy nating nadarama ngayon at nararanasan ang presensya ng Panginoon na may dalang kapangyarihan at katugunan sa atin pong mga buhay. To God be the glory. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsubaybay. Tayo po ay nagpapatuloy dito sa programang Prayer Power, He Answers. At sa mga pagkakataong ito ay patutunayan at bibigyang katunayan ng mga patotoo ng atin pong mga tagasubaybay ang kapangyarihan ng Diyos na gumagawa sa likod ng atin pong mga panalangin at patutunayan na tunay na ang Diyos ay sumasagot sa atin pong mga kahilingan. Mula po kay Christina Cabaneros, pasalamat po dahil nawala na yung laging sakit ng anak ko. Pasasalamat dahil nakalabas na siya sa quarantine area. Ang asawa ko sa ibang bansa na si Rafi Cabaneros dahil negative siya sa swab test. Maraming salamat po sa prayers. So God be the glory. Purihin ang Panginoon. Pinagaling ang kanyang anak at ang kanyang asawa na nasa ibang bansa ay nag-negative na sa swab test. So God be the glory. Mula naman po kay Crescencia Rodriguez. Salamat sa Panginoon at ligtas na nakauwi ang anak ko sa kanyang mag-ina, sa kanyang pamilya na sina Antonio Rodriguez at sa inyong lahat na nananalangin, salamat po. God bless po. Praise God. Purihin ang Panginoon. Mula po yan kay Crescencia Rodriguez. To God be the glory. At napakabuti ng Panginoon dahil siya ang ating tagapag-ingat. Hindi lamang siya nagpapagaling, kundi siya ang nag-iingat sa bawat sa atin. Mula naman po kay Juliet Sonio, good morning po, answered prayer po. Negative po ang result ng swab test ni Brother Abraham Zonio. Thank you po sa prayer. Purihin ang ating Panginoon. Maraming nangangamba dahil sa maaring infeksyon na dala ng COVID-19. Pero salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ang sa atin ay nag-iingat at nagpapagaling. To God be the glory. At mula naman po kay Robert Canilang, good morning po. Nagpapasalamat po ako sa ating mahal na Panginoong Diyos dahil po sa tulong ng inyong prayer ay makakauwi na po ang Kuya Johnny Edrial. 3 days na po siya sa ICU. Bukas po makakauwi na siya ng bahay. To God be the glory. Purihin ang Panginoon. Mula sa pagkakaroon ng karamdaman na tila wala ng pag-asa. Pero salamat sa Panginoon, ipinanunumbalik ng Diyos ang ating mga lakas. Iyan po ay ilan lamang sa mga answered prayer na ating pong tinatanggap sa araw-araw. Araw-araw tayong tumatanggap ng prayer request, pero araw-araw ding tumatanggap tayo ng answered prayer. Purihin ang Panginoon, nananatili na ang Diyos ay mabuti sa atin. So God be the glory. Kaya sa umagang ito, patuloy tayong maglagak ng pagtitiwala sa Panginoon. At sa ating mga panalangin, sa inyong mga kinalalagyan ngayon, mga kaibigan at mga kababayan, maaari po kayong makiisa at sumabay sa ating mga panalangin. Sa inyong mga tahanan, be a prayer warrior at ating sampalatayanan ang kinin, ang kapangyarihan na magagawa ng ating Panginoon. So God be the glory. Tayo po ay magpapatuloy sa ating mga panalangin. Narito po muli ang ating minamahal na Pastor Nene Casas. Praise the Lord. Hallelujah. Ama namin Diyos, lubos po ang aming pagpapasalamat sa iyo sapagkat nakikita namin kung paano kang tumutugon sa aming mga kahiling at dalangin sa iyo.
Salamat po sa mga nagpadala ng mga answered prayer. Salamat po sa iyong pagtugon. At sa mga pagkakataong ito ay amin pong patuloy na idinudulog sa iyo ang kahilingan po ni Robert Canilang, complete healing sa kanyang karamdaman at tuluyan ng manumbalik ang kanyang memory. Ama namin Diyos, alalahanin mo po si Robert Canilang. Sa kanya pong kalagayan sa ngayon, mabilis mong ibigay ang pagpapagaling. Ang kanyang memory ay manumbalik na, O Diyos. Alam po namin kung gaano kahirap ang kalagayang ito. Kaya't ang aming dalangin sa iyo, magdalang habag ka po sa kanya. Iparating mo ang kagalingang nagmumula sa iyo. Ganon din po ang kahilingan ni Eva Mercadillo Arosena. Patatagin sa pananampalataya ang kanyang buong pamilya. Nakikita mo po ang nasa ng puso ni Eva Arosena. Papangyarihin mo nawa ito sa kanyang buong sambahayan. Palakasin at patatagin mo ang kanilang pananampalataya sa iyo. At sila po'y sama-samang masayang makapaglingkod sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Amin din pong idinudulog sa iyo ang mga nagpadala ng kanilang unspoken prayer request. Sina Miles Bisuni, Eva Sumayang Suanes, Ann Watcher, Bebot Año Nuevo, Elma Josef, Hilda Barameda Balboa, Belia Gumarang, Vivian Arquillos, Rebecca Suni Castro, Dina Sia, Lucia Sale, Juliet Sonio at si Blessy Bentigan. Nakikita mo po ang kalagayan ng aming mga kapatid at kaibigan ito. Talastas mo, O Diyos, anuman ang kanilang kahilingan. Ang aming pundalangin sa iyo, abutin mo po sila. Anuman ang kanilang ninanasa, anuman ang kanilang kahilingan, maaaring ito'y pagpapagaling. Maaaring humihingi sila ng pagpapala, ng kapayapaan. Talastas mo po itong lahat, O Diyos. Dalangin po namin na ikaw ang siyang umabot sa kanila. Ayon sa iyong kalooban, ipagkaloob mo ang nasa ng iyong puso. Hallelujah. Salamat po. Salamat po sapagkat ikaw ay nakatunghay sa amin sa mga pagkakataong ito. Salamat po, Ama. Sa iyo po kami umaasa at nagtitiwala. Glory, glory to God. Hallelujah. Puri sa iyong pangalan. Amen. Ikaw ang nagsabi na sa lahat ng pagkakataon, dakilan Diyos, kami ay lumapit sa iyo. Na sa panahon kami ay may karamdaman, sa panahon na mayroong kaming bagabag ang aming mga damdamin, puso, ikaw ang aming nilalapitan. Tulad ng aming humihiling si Odette Biaong Payapag para kay Alan na maging negatibo ang swab test at ingatan po siya sa kanyang flight bilang seafarer. Panginoon, tulad ng amin laging dinudulog sa iyo sa mga swab test, marami ka nang pinagaling, marami ka nang pinatotoo, at marami na rin nagpatotoo sa programang ito ng Prayer Power na kung saan ay sila'y pinagaling, naging negatibo ang kanilang swab test. Panginoon, iparanas mo kay Alan na maging negatibo ang swab test na ito sa pamamagitan ng kanyang pananampalatayang natanggap. Huwag mo na siyang isama doon sa mga naging positibo. Isama mo siya doon sa pagtatagumpay na lumalapit sa iyo. Ganun din, ingatan mo ang kanyang paglalayag, ang kanyang flight bilang isang seafarer na kung saan sa karagatan, O Diyos, ay hindi biro ang mag-stay sa kagitnaan nito. Ngunit aliwin mo sila, O Diyos, ng iyong mga salita. Ikaw ang laging kumatagpo sa kanila. Hallelujah! Ganun din kay Olive Cruz, my heart failure. Maraming kadahilanan ang sakit sa puso. Ngunit kami nananalig, O Diyos, pagagalingin mo si Olive Cruz sa kanyang karamdaman sa heart failure. Ibalik mo yung sigla ng kanyang pangatawang panlupa. Huwag na maging malaking dalahin niya, O Diyos, ang mga bagay na kanyang sakit na ito.
kung ito man ay nagbabara ang balbe, kung ito'y enlargement, kung ano man ito, O Diyos, Panginoon, nananalig kami at nananampalataya kami, nasasawayin mo, O Diyos, ang karamdamang ito. Hallelujah! Sa caller ng last digit 7180, panalangin para kay Jaime na magbago ang kanyang ugali. Likas sa tao na may ugali, O Diyos. Ngunit salamat sapagkat meron kang salitang aming napapakinggan. Sa pamamagitan ng pakikinig, sa pamamagitan ng pananampalatayang naming natanggap, binabago mo kami. Lubusan mo siyang tulungan na makilala ka na ikaw, O Diyos, na nagbabago ng aming mga karakter, ng aming pag-uugali. At kung sino man na kay Kristo, ay bagong nilalang na, tulungan mo siya, O Diyos. At ang kanyang pagkataong luma ay sasawayin mo, mabago ang kanyang ugali. Tulungan mo ang mga caller na ito. Nalabanan nila ang paghihirap upang may pagpatuloy nila, O Diyos, ang mabubuting gawain. Palakin ang kanyang mga ginagawa, katagpuin mo sila, O Diyos, sa umagang ito. Hallelujah! Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Inilalapit sa iyo ngayon ang aming kaibigan na Connie Salvador, ang kagalingan sa kanyang sakit na goiter. Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na humipo sa kanya, sa kanyang paglapit at pagtitiwala sa iyo. Ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng mabilis na kagalingan. Panginoon, hipuin mo ang bawat himaymay ng kanyang lupang pangangatawan at iyong sawayin ang karamdaman na ito sa kanya. At kung magkagayon ay patuloy siyang magtapat sa paglilingkod sa iyo. Mula rin sa aming kaibigan na may last 4-digit 3296, ang kagalingan sa kanyang karamdaman na merong acute pneumonia. Panginoon, ikaw ang Diyos na nagsabi sa bawat isa sa amin at nangako na sa bawat taong lalapit at magtitiwala sa iyo, ikaw ang magbibigay ng katugunan at kagalingan lalo tigit sa mga sakit at karamdaman. May mga pagkakataon na ito ay ipinaparanas mo sa amin bilang mga tao upang aming mapatunayan na ikaw na Diyos ay Diyos na nagbibigay ng kagalingan sa amin, na ikaw ay Diyos na humihipo sa aming mga karamdaman. Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na tumulong sa kanya at siya'y iyong pagalingin sa sakit at karamdaman na ito. Gayun din ang aming kaibigan o ang kahilingan ng aming kaibigan na G. Marquez de Luna, para kay JP Nanit na ngayon ay merong trangkaso. Iyo siyang palakasin. Iyong ipanumbalik ang kalakasan ng kanyang lupang pangangatawan. At siya'y magkaroon ng kapanatagan sa kanyang puso na iyo siyang lilingapin at tutulungan sapagkat ikaw ay Diyos na nangako sa bawat isa sa amin. Ngayon, sa umagang ito, Panginoon, kami ay nananampalataya, kami ay naniniwala na iyon ang inalis ang karamdaman na ito sa kanyang lupang pangangatawan, na iyon ang aalisin ang trangkaso, Panginoon, at siya ay iyong ibabango na taglay ang buhay at kalakasan na nagmumula sa iyo. Salamat po, Panginoon. Ang pagtitiwala namin ay aming patuloy na inilalagak sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Mula sa kahilingan ni Jezebel Gagarin Bosque para sa kay Lydia na naging positive sa COVID. Dalangin po namin, dakilang Diyos, ang kahilingan ni Jezebel Gagarin Bosque para kay Lydia na nag-positive sa COVID. Hinihiling namin ang iyong pagtugon na kung naging positibo man ito, ay hindi na magpatuloy pa. Kundi kaagad ay lumakas ang kanyang katawan at mapigilan ang COVID sa kanyang katawan. Sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway ang espiritu ng karamdamang ito.
Alisin mo sa kanyang katawan, O Diyos, at huwag maging active ito, kundi mauwi na sa negative. Maraming salamat. Gayun din ang kahilingan ni Ilesa Ganabol para sa tatay niyang si Santiago Ganabol na maalis nawa ang bukol sa kanyang katawan. Narito po ang kahilingan ni Ilesa Ganabol para sa kanyang ama na mayroong bukol sa kanyang katawan. Panginoon, ito po ay lusawin mo, tunawin mo po ito. Kung ito man ay active, ito ay hindi na magpatuloy. Kundi sa iyong kapangyarihan ay malusaw, matunaw ang bukol na ito at magnormal na. Sa pangalan ni Jesus, pagalingin mo, Panginoon, ang bukol na ito. Hallelujah, in Jesus' name. Gayun din, si Rosalyn Magbanwa, fast recovery for Rachel Diguhas. Ang karamdaman ni Rachel Diguhas, o Diyos, ay alam namin na hinipo mo na at ang recovery niya ay iyo pong padaliin. Nang sa gayon, malubos ang kanyang kagalakan. Malubos ang kanyang pagpapasalamat sapagkat ang kanyang recovery ay mabilis. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang kanyang pananampalataya. Magkaroon siya ng katatagan sa pananampalataya. At pagkatapos ng recovery, magpasalamat sa iyo, magpuri at maglingkod ng tapat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Praise the Lord. Nagpapatuloy po tayo. At nakapatuloy niyo po nakakasama ang mga manggagawa ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fort Watch. Magandang umaga po sa ating lahat ng mga televiewers, kay Eva Mercadillo Arosena, kay Bebot Anyunwebo, kay Rowena Del Rosario, Ana Liza Nunez Teplechi, maging kay Miles Bosoni, kay Olive Ribares, Leslie Remorin, kay Belia Gumarang. Magandang umaga rin po kay Mirna Vergara, kay Ann Dorado, kay Josephine Pangilinan, Bella Marquez de Luna, kay Pastor Babes Manglo Enoch. Magandang umaga po. Maging kay Pastor Bing Rosal, maraming salamat po. At kay Hilda Barameda Balboa, kay Raquel Sarol, Linda Gallardo Sabangan, kay Pastor Junalee at Henry Arandid. Maraming salamat po sa inyo. Maging kay Maribel Mendoza, Linda Ruiz, Bibet Albizo, kay Elisa Ganabol, kay Paula Acosta. Maraming salamat po. At nawa ang kahabagan, biyaya at pagpapala po ng Diyos ay patuloy ninyong maranasan. Magpapatuloy po tayo sa atin pong mga panalangin. Narito po muli ang ating minamahal na Pastor Nene Casas upang manguna sa ating mga prayer requests. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ama namin Diyos, amin pong sama-samang idinudulog sa iyo ang kahilingan po ni Patricio Maramag. Siya po ay na mild stroke. Nawa ay manumbalik na sa normal ang kanyang pangangatawan. Alalahanin mo po si Patricio Maramag. Palakasin mo po siya, O Diyos. Tulungan mo po kung siya man ay nagte-therapy. Kasangkapanin mo po ito para manauli ang kanyang kalakasan. Hallelujah, hallelujah. Ganun din po ay aming inilalapit sa iyo ang mayroong pang iba't ibang mga karamdaman. Sina JC Grace Santa Maria, Chrissy Dumalag, Leticia Canciran at si Chari May. Alalahanin mo po ang aming mga kaibigan at kapatid na ito
na ngayon ay may mga karamdaman. Hipuin mo po ang bawat himay-may ng kanilang pangangatawan. Palakasin mo po ang kanilang resistensya. Hallelujah. Si Rosemary Fernandez, ang kanya pong kahilingan ay para sa kanyang pamilya na laging maingatan. Alalahanin mo po ang sambahayan ni Rosemary Fernandez. Ingatan mo po sa anumang masasama, sa anumang gawa ng masama. Ilayo mo sa anumang uri ng sakit at karamdaman. Pakaingatan mo po sila, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Ganon din po si Joven Plaza, ang kahilingan niya na magkaroon na siya ng maayos na trabaho. O, alalahanin mo po si Joven Plaza. Ipagkaloob mo po, O Diyos, ang maayos na trabaho sa kanya. Ipaglaan mo po siya ng mapapasukan, ng maa-applyan, at tulungan mo na ikaw ang tumugon sa kanyang mga pangangailangan. Maging sa pangangailangan financial, tugunan mo po siya. Hallelujah. Ganon din po si Jackie Yulip. Ang kanyang kahilingan ay kagalingan sa kanyang nanay na si Chit Asagra, may lagnat at sumasakit ang baywang. Alalahanin mo po si Chit Asagra, O Diyos. Hipuin mo po, pagalingin ang kanyang lagnat, maging ang pananakit ng kanyang baywang, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. Pagalingin mo po siya, O Diyos. Ikaw po ang himuipo sa kanyang pangangatawan. Hallelujah, hallelujah. Amin din pong inaalala ang may mga unspoken prayer requests sina Robin Binag, Ronald Maramag, Jason Lapay, Regine Rosario, Romeo Rosal Katubig, at si Roger Talana Jr. Alalahanin mo po ang aming mga kapatid na ito na nagpadala ng mga kahilingan nila na hindi mabanggit. Natatalastas mo po, O Diyos, anuman ang kanilang pangangailangan sa buhay. Ikaw po ang siyang tumugon sa kanila. Abutin mo po sila, Ama namin Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa iyong pagtugon sa amin. Niluluwalhati ka namin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to God. Hallelujah. Patuloy kaming lumalapit sa iyo, O Diyos. Ang kahilingan ni Brasiliano Canseran. May sakit sa puso at baga. Dakilan Diyos, tulad ng aming nilalapit na mga caller na may mga sakit sa puso. Kung paano mo pinagaling sila, pangyarihin mo kay Brasiliano na pagalingin mo ang sakit niya sa puso at baga, na ibalik mo yung kanyang healthy at malusog na pangatawang panlupa. Kung ang bagay niya ay may tubig, O Diyos, sa pamamagitan ng mga gamot, sa pamamagitan ng mga doktor, kasangkapanin mo ito, O Diyos, sa kagalingan ni Brasiliano. Ganon din kay Omar Canseran, may bukot malapit sa kanyang puso. Nawa, ang bukol na ito ay matunaw na, tunawin mo. Sa pamamagitan ng panalangin ito, sa aming pagtulog na ito, gumawa kang makapangyarihan sa kanya. Ang bukol na ito'y mawala, O Diyos, at ibalik mo yung kanyang sigla ng kanyang katawan. Ganon din kay Enrigua, guin nukod, nangihina ang katawan. Maaring ang kanyang pangatawan panlupa ay kulang sa sustansya, kulang sa mga kinakain, at kung meron man siyang kakainin, O Diyos, nawawag yung bawal para hindi manghina, na maging daan ang kalakasan niyang pangatawang panlupa. O, maraming salamat, Panginoon, ipanumbalik mo ang kanyang sigla ng kanyang katawan. Ganon din kay Patensiana Castillo, manumbalik nawa ang kanyang paningin. Ang aming mga mata ay isang parte ng aming pagkatao, katawan lupa. Ito'y napakahalaga sapagkat ito'y ginagamit namin sa pagbasa. Manalig si Patensiana Castillo na ibalik ang kanyang paningin. Panumbalikin mo, O Diyos, ang mga doktor na mag-check up sa kanyang mata. Tulungan mo siya, Panginoon, magkaroon ng malaking pananampalataya upang siya'y
makabalik na doon sa kanyang paningin. Ganon din kay Noli Ulanday, may bukol siya sa atay at kailangan siyang maoperahan. Kasangkapanin mo ang mga doktor, kasangkapanin mo nga ang mga gamot upang sa bukol sa atay ay kailangang gumaling. Ang operasyon ito, O Diyos, sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa aming pagdulog sa iyong luklukan ngayon, nananampalataya kami, sasawayin mo ang mga bagay na ito sa kanyang katawan, sa kanyang atay, at sa operasyon, bigyan mo ng magandang resulta. Ganon din sa last digit ng cellphone na 5175 para kay Boy Pineda na magkaroon ng barang kanyang puso na way matunaw ng gamot para wag na siyang maoperahan. O Diyos, ang kanyang pananampalataya na hindi na siya operahan, pangyarihin mo, Diyos, sapagkat wala kaming magagawa kundi manalig sa iyo. Si Boy Pineda magkaroon ng mananalig at paniwala na ang kanyang puso ay matunaw ang nanggamot ng mga nakabara sa pusong ito. Hallelujah! Maraming salamat, Ama. Ikaw ang aming buhay. Ikaw ang nagbigay nito. Nawa, bantayan mo ang lahat ng aming inilapit. Ang sakit na nangangailangan ng tulong, bigyan mo po sila ng lakas para makabangon sila at makapanumbalik muli. Ang pag-asa sa bawat umaga at sa bawat dalangin ito, ikaw, O Diyos, ang siyang tumugon. Sa inamin, ipinagtatagubili ng lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy na inilalapit sa iyo ang sambahayan ng aming kaibigan na may last four digit na 3507. Anuman ang kanyang kahilingan patungkol sa kanyang pamilya, ay ikaw ang siyang patuloy na tumulong, Panginoon. Ito man ay patungkol sa karamdaman, ito man ay patungkol sa iyong pag-iingat sa kanila, ito man ay patungkol sa pagnanasa na ang kanyang sambahayan ay makapaglingkod sa iyo. Panginoon, ikaw ang nakakaalam ng kanyang kahilingan na ito. Kung kaya't ang aming dalangin, Panginoon, ay iyo siyang tulungan kasama ng kanyang sambahayan na sa kanilang pagnanasa na makapaglingkod sa iyo, ikaw ang siyang patuloy na gumawang makapangyarihan. Gayun din ang aming kaibigan na may last four digit na 5052 na merong diabetes. Panginoon, iyong kasangkapanin ang mga medisina na kanyang tiniteko, na kanyang iniinom upang maging normal ang kanyang blood sugar. Tulungan mo, Panginoon, na ikaw ang gumawang makapangyarihan sa kanya at siya rin naman ay bigyan mo ng karunungan sa kanyang mga pagkain at sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw upang mapanatiling normal ang kanyang sugar, Panginoon. Gayun din ang unspoken request ng aming mga kaibigan na Apple Rialco, Sheila De Jesus, Ryan De Jesus, at Jean Mantala, Shirley Sibulan, Aika Lorraine Uy, at Dadel Belen. Sa kanilang mga kahilingan, O Diyos, na hindi mabanggit, ikaw ang siyang patuloy na lumingap sa bawat isa sa kanila. Iyong tugunan ang kanilang mga kahilingan. Iyong ipagkaloob ang kanilang mga nasain at ang kanilang mga pagnanasa. At tulungan mo na ang iyong pagpapalakas sa kanila ay kanilang patuloy na maging karanasan. At kung magkagayon sa katugunan ng kanilang mga kahilingan sa iyo, ikaw ay kanilang mapasalamatan. Ikaw ay kanilang mapaglingkuran. Gayun din ang kahilingan ng aming mahal na kapatid na Jocelyn Tangub para kay Dodel Tangub na mag-negative sa swab test. Ikaw rin naman, O Diyos, ang siyang patuloy na tumulong sa kanya. Sasawayin mo ang anumang mikrobyo, ang anumang gawa, O Diyos, ng sanlibutang ito, kundi ikaw ang siyang magpapalakas sa kanyang lupang pangangatawan at ang magiging resulta nito ay maging negatibo. At gayon din ang kahilingan ng aming kapatid na Cheryl de la Cruz na patuloy na pagalingin sa kanyang karamdaman
Yamang siya ay bagong panganak pa lamang at nakaranas ng pagkabinat. Panginoon, papanumbalikin mo ang lakas ng kanyang lupang pangangatawan at anumang dahilan ng panghihina nito ay iyong sasawayin, kundi ang iyong pagtulong sa kanya ay kanyang magiging karanasan at siya'y makakapanumbalik sa ministeryo at tapat na paglilingkod sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito. Hallelujah! Glory to God! Praise God! Hallelujah! Kahilingan ni Ruby Ann Landitso ng Manila, pag-aanin ang kanyang karamdaman o nararamdaman, kamamatay lang ng kanyang ina at hirap siyang maka-adjust, aliwin siya sa kabila ng kanyang nararanasan. Panginoon, alam po namin masakit sa kalooban na mawala ng ina dahil ito po ay pinagmulan ng aming lakas at buhay. Dahil dito, tulungan mo ang aming minamahal at kaibigan o kapatid na Ruby Ann Landitso na makaranas ng iyong pag-aliw. Sa kabila na kanyang nararanasan na ito, mapalitan ng kaaliwan, mapalitan ng kalakasan. Matuto na makapag-adjust sa kanyang buhay dahil alam po namin talagang nangyayari ang mga bagay na ito. Kailangan lamang namin ang lakas na mula sa iyo at ang tulong na mula sa iyo. Salamat po. Dalangin din namin ang may last number sa kanyang text sa 5768 Mara Carmen Bonafi ng Malinta para kay Menard Damundong. Ingatan siya at makapanumbalik sa paglilingkod. Kung meron kang ninanasa o Diyos, ay yung mga tumigil sa paglilingkod ay makapanumbalik. Kung meron kang ninanasa, ay yung mga nanghina ay lumakas. Hinihiling namin na mangyari ang kahilingang ito para kay Menard Damundong na dati nang naglilingkod, ngunit may panahon na siya ay lumayo sa iyo. Ngayon ang panahon na siya ay manumbalik na muli. Dahil alam po namin na ang pagkakataon na ibinibigay mo ay maaring lumipas. Huwag na niyang maranasan pa na mahuli ang lahat. Kundi ngayon pa lamang makilos na ang kanyang puso at siya'y manumbalik sa paglilingkod sa iyo. Gayun din ang kahilingan sa last texter na ang kanyang number ay 3296 kay Julie Bakiran, 12 araw na naka-confine dahil may COVID, siya ay COVID patient. Panginoon, sa loob ng 12 araw na ito ay huwag mong pababayaan na ang kanyang katawan ay hindi gumaling. Makatanggap ng kagalingan sa kanyang katawan at lumakas na muli ang kanyang katawan, lumakas ang resistensya at kaagaran maramdaman niya ng kanyang katawan ay unti-unti nang nakaka-recover, lumakas ng lumakas at siya ay tuluyang gumaling. Maraming salamat sa iyo dahil marami ang nagpipray para sa kanya. Glory to God. Unspoken request ni Charlie Bulusan, Linda Gallardo Sabangan, Malin Alaras Makalindong, Star Gonzales, Reyes Glenz, Makilan Jason Valerio, Hannah Jane De Jesus, Rowan De Jesus at Lilibel Parma. Aming Diyos na maibigin ang mga pangalang aming binanggit sa araw na ito ay mga taong nangangailangan ng iyong tulong. At kami ay nakikiisa sa kanila upang sa mga kahilingan ito na hindi nila mabanggit, sa pagkakaisa namin sa panalangin ay tamuhin nila ang mga kahilingan ito. Iyo pong ipagkaloob, anuman ang kahilingan ito, ikaw ay nagbibigay sa tamang panahon. Yes, Lord, salamat po. Ipagkakaloob mo ang mga kahilingan ito. Ang mga hadlang ay maaalis, ang mga sagabal ay maaalis, at pananampalataya ang magnanaig sa amin.
Maraming salamat at sa umagang ito, sa pagtatapos ng gawain, aming idinadalangin sa iyo, Ama, na buong araw na ito ay maging maayos ang lahat ng bagay, ng lahat ng aming gagawin na naipagkatiwala na sa iyo ay magagawa namin na may buong kalakasan, na may buong pagtitiwala na ang aming Ama sa langit ay kumakalinga at nagmamalasakit. Hindi kami pababayaan. Hinihiling po namin na magkaroon na ng tuluyang gamot para sa COVID-19 na ito. At dalangin din namin ang aming bansa ay patuloy na bigyan ng habag at ang mga nangangasiwa sa mga bayan, mga nayon, lalo na sa aming bansa, sa panguluhan at sa mga sangay ng gobyerno, kami po ay makiisa sa programa kung paano namin maiingatan ang aming kalusugan samantalang ang sakit ay narito pa. Ngunit alam po namin na magwawagi ang pananampalataya. Hallelujah! Salamat po. Makakasumpong kami ng katugunan sa iyo. Hallelujah! In Jesus' name, amen and amen. The Lord, purihin ang pangalan ng ating Panginoon, tunay na napakabuti ng Diyos. Praise the Lord, ating mga puso, ang ating pananampalataya at ang ating mga panalangin sa umaga pong ito. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay nais po nating basahin ang answered prayer from Vito Camino. Nagpapasalamat po ako sa inyong prayers at successful po ang operation ko sa gallbladder. Patuloy niyo po akong ipanalangin for fast recovery. At mula naman po kay Mary Jane Asiones, thank God at nakauwi ng ligtas ang aking anak na nasa barko. Negative din po siya sa COVID. Thanks po sa prayer. To God be the glory. Kaya mga kaibigan, sa programa pong ito ay nais naming maipadama sa inyo kung gaano kabuti ang Diyos at kung gaano na tayo pinagmamalasakit at gaano tayo iniibig ng ating Panginoon. Sa mga nais po na magpasimula sa buhay na kasama ang ating Panginoon, kami po dito sa Prayer Power ay inyo pong mga kaibigan. Hindi lamang po sa panalangin, nais namin kayong samahan sa inyo pong pagpapasimula ng kaugnayan sa ating Panginoon. Maari po namin kayong samahan sa inyong pananampalataya sa Panginoon. Makipag-ugnayan po kayo sa amin dito sa ating programa at makakaasa po kayo na kayo'y aming paglilingkuran. To God be the glory. Tayo nagpapasalamat din sa lahat ng ating pong mga prayer warriors na kasama po natin dito sa ating pong programa. Purihin ang ating Panginoon. Doon po sa mga kaibigan at mga kababayan po natin na maaaring late na kapagpadala ng kanila pong mga prayer requests. Kung ang inyong man pong prayer request ay hindi po natin nabanggit ng live dito po sa ating programa ngayong umaga, huwag po kayong mag-alala sapagkat sa likod po ng ating programa kasama po natin ang mga kabahagi ng Pentecostal Missionary Church of Christ in the Fourth Watch na nananalangin para sa ating mga kahilingan. Purihin ang ating Panginoon. At syempre, maraming salamat din sa mga manggagawa po at mga pastor na ating kasama sa mga pagkakataon pong ito. Muli po, ako po ang inyong kaibigan at kapatid, Pastor Rex Garcia. Ito po ang Prayer Power. He answers. Praise the Lord. Thank you for praying with us. Don't worry. You can still reach us through one of our following hotlines. Take a moment to send us your prayer request anytime. May God richly bless you with an even deeper understanding of His love and purposes as you seek Him and believe in the power of prayer. To God be all the glory.